Magluluto po tayo ngayon ng bacon and mushroom butter saute. Kailangan po natin ng shimeji. Tatlong mushroom po ang gagamitin natin. So ngayon po, ito muna natin gawin natin. Ang shimeji po muna ang unahin natin. Hiwain po natin ng ganito para maalis po siya sa pinakaugat. Sunod naman po ang maitake. And alisin lang natin yung medyo matigas sa puno. Ayan, konti himayin lang natin ng konti kasi pag ginisa rin naman natin, mahihimay na rin po. Sunod naman po ay ang eringi. Ito po, masarap din po yung mushroom na ito. Pagka naluto po ito, para siyang pusit. Parang yung laman ng pusit po pagka naluto. Kaya gusto ko rin po ito. Alisin lang muna natin yung pinakapuno. Tapos hiwain po natin ng ganito. Ayan, tapos na po nating hiwain. Tatlong klase ng mushroom. Sunod naman po ay ang sahog natin, ang bacon. Ang bacon pong ito ay homemade bacon ko po. Pagka ginawa ko po yung bacon, ganito po ginagawa ko. Nilarap ko na siya ng ganito, yung kung ano lang yung dami na kailangan ko. Para anytime na kailangan ko, ilalabas ko sa freezer, yun lang po. Katulad nito, ganitong kalaki lang po. At sa susunod na premiere ko po ay paggawa na po ng bacon ang i-upload ko. Kaya abangan nyo po! So, hiwain lang natin ng ganito. At igisa na po natin. Ilagay na po natin ang eringi. Eringi po yung unang ilalagay natin kasi po sa tatlong mushroom na ginamit ko, siya po yung matigas. Kaya po kung ano po, depende po sa mushroom na gagamitin nyo, pagpalagay nyo na matigas siya, siya po yung unahin nyo. Lagyan na po natin ng paminta at ng asin. Yan, para po magpawis na siya. At sunod, lagay na po natin itong shimeji. Thank you.
Nakita nyo po, umunti na yung ating ginigisang mushroom. Ayan, pag ganito na po, pwede na nating ilagay yung maitake. Yung maitake po kasi medyo malambot siya, kaya last ko po siyang ilagay. At dagdagan uli natin ang asin. At patuloy lang po natin itong gigisa ng ganito, paikot-ikot. At hanggang sa kumunti na lang po siya, yung kaninang isang tray natin magiging kalahati na lang. Medyo matatagalan lang po tayo ng konti sa paggisa nito dahil yun po yung pinakamasarap. Doon po nagiging masarap itong mga mushroom pagka po ginigisa ng ganong katagal. Kaya ayan, pagka okay na po, tapos na po natin igisa at ayan nakita nyo po konti na pwede na natin ilagay yung butter. At tapos na po yung pagigisa natin kasi maliliit na po yung ating mga mushroom kanina na napakalalaki. Ayan, konti na lang po siya ngayon. Nakita nyo, hindi na puno yung ating kawali. So, ito po. Okay na po. Tapos na po tayong mag-gisa ng ating mushroom. Napakasarap po nito. At ito kasi ginagamit ko po pang side dish ng anak ko sa kanyang ubento. At ang pinaka main na gamit po nito ay para po sa pasta. Naka-ready na yung ating gulay para sa pasta. Hindi na tayo magigisa kasi nga po medyo matagal yung paggisa nito. Kaya ayan, pag ako po gumagamit nito, inuuna ko na muna silang igisa, pine-prepare ko na po. Tapos kasi po pwede po natin itong i-freezer. Pwede natin i-frozen ito para pag biglang kailangan natin, meron na tayong ilalabas. Katulad po nito, pinapak ko po siya dito. Pangbaon po ng anak ko. Side dish niya kasi gustong-gusto niya rin po ito. Ayan, ipapak ko po dito, nilalagay ko dito para ipo-frozen ko po siya. So, pag kailangan ko, magagawa na ako ng ubento niya, kukunin ko lang yung isang piraso at i-rearrange ko lang po sandali. At yun, pwede ko na pong inilalagay ko na po sa kanyang baon. So, hindi na tayo magigisa, may dagdag na akong isang menu. So, lalagay lang po natin ito dito at pupunuin. Ito po pwedeng tumagal siya ng 1 week ipo-frozen nyo po. So, gagawin ko yung 5 days, Monday to Friday, pang baon ng anak ko. Susunod, pag nagawa ako ng ubento, pakikita ko sa inyo yung paggamit ko nito. Yan, sana po nagustuhan nyo ang aking senior sa inyo ngayon. Sa mga hindi pa po nagsusubscribe, please subscribe na po kayo. At don't forget to hit the notification bell po para lagi kayong updated sa aking mga new uploads. Hanggang sa susunod po, magkita-kita na lang po uli tayo at abangan niyo po yung aking bacon recipe. So, ito na po. Okay na po. Ipapako na siya. Tastakpan natin. At para ipo-frozen na po natin ang ganito. So, 5 days po. 5 days na pangbaon ng anak ko. Tapos po, itong natira. To be continued. Next time, ipakikita ko sa inyo ang pagluto ko ng pasta na gagamitin ito. Itong natira. So, hanggang dito na lang po. Bye-bye!